Hello Philippines, welcome back po sa ating channel at continue po tayo sa ating pong pagbabahagi ng kaalaman tungkol po sa ginto na ating ginawang tubig. So yung liquid gold. So yung gold po kahapon na kinuha natin mula sa mga ceramic at glass na nakaplated ay ating ginamita ng hydrochloric acid at saka nitric acid. So natunaw po yun sa proseso po na tinatawag na aquarehia. So, ito po ay naging tubig na at atin po itong i-recover gamit ang sodium metabisulfite. So, itong sodium metabisulfite ay mabibili po sa online. I-type lang po natin ito at marami pong magsisilabasan. Mura lang po ito, mga ka-treasure hunter. So, ang sodium metabisulfite ay siyang tanging paraan. Ito po ay powder na kung saan kapag ihinulog natin doon sa liquid gold ay magre-react ito at babagsak sa ilalim ang ginto at magiging powder, mga ka-treasure hunter. So gawin nating powder ang ginto na kung saan tinunaw sapagkat nandyan na siya sa tubig na yun, nasama na siya yung ginto na ating pinrosiso kahapon. So, try natin kung ano ang mangyayari kapag hinulugan natin ng sodium metabisulfite ang liquid gold na kung saan i-recover natin. So, first, atin bubuksan itong sodium metabisulfite. Preservative po ito. Ginagamit po ito sa mga preservatives ng mga pagkain, mga nilalagay po ito sa mga sapatos, mga antioxidant po kasi ito eh, preservative, you know, nakalagay food preservatives and antioxidant. So ito po ay ginagamit sa mga pang preservatives. Subuksan natin, matapang po ito kasi naka-preserve ito ng medyo matagal. So medyo mahirap buksan, sinarado ko ito kasi malamig dito. Kung magaganda ang pagka-close nito. Yan, nabuksan natin maanghang. Pagkat eh, naka-close yan eh. So, powder po yan. Para siyang borax. Ang tina natin, parang asin lang siya na pinong-pino. So, yan po yung tinatawag na sodium metabisulfite. So, dyan po natin siya ihuhulog. So, pag hinulog natin yan, magre-react po yan. Bubuksan po natin itong sinala natin kahapon. Yan. Yan po ay may laman na na gold na natunaw. So, try nating huhulugan natin ng sodium metabisulfite. Kung ano po ang mangyayari sa kanya. So, ito gamitin natin. Pang patak. So, hindi natin ilulublob ito doon. Kasi may metal itong kutsara natin. Maaring magre-react siya. So, unti-unti lang. Si konti lang naman yung gold doon na nakahalo eh. So, titingnan lang natin yung reaksyon kung magre-react yung ating sodium metabisulfite. Ayan. So, ito yung ihuhulog natin. Ayan. Kung mapansin ninyo, kumukulo siya. Kumukulo siya. Nagre-react siya, mga treasure hunter. So, babagsak yung gold dyan sa baba. Ito ay medyo marami-rami ito. So, direct natin. Tingnan natin yung reaction. Ayan po, nagka-cloud siya, mga treasure hunter. Yung binagsak natin yung sodium metabisulfite ay nag-react po. So, umukulo siya at naging nag-uulap sa loob. So, nag-uulap siya. So, tingnan natin kung bumabagsak yung ginto sa ilalim.
ng gold. Kasi natin. Yan, nag-cloud siya. Parang umusok. Yan, papansin natin, umuusok-usok siya. Mamaya-maya lang ay babagsak na yung gold sa ilalim, mga katisulantin. So, nagpapag siya. So, drop pa natin. Nagpo-form na siya ng clouds, mga katisulantin. May clouds na tayong makikita. Unti-unti nang bumabagsak. Yung mapapansin, masisilid na natin, may namumuunang parang ulap. So yan na po yung gold. At maya-maya lang ay babagsak yan sa ibaba. So babagsak po yan sa ibaba. Kumukulo po, mga katisulantin. Kumukulo yung lobo. So yan po ang reaction niya. At kita niyo nag-yellow. So nagka-clubs yan. At babagsak yung gold sa ibaba. May alamang. May clouds na tayong masisilip. After ilang minutes lang. So, ang mag-recover nito, mga Katrisha Hunter, ay hanggang 24 hours. So, kinabukasan, after 24 hours, saka pababagsak yung gold dyan sa ibaba, mga Katrisha Hunter. At, marirecover na natin, isasalain at patuyuin yung powder bago i-acetylene blowtorch. After 24 hours po, mga ka-treasure hunter, na binabad natin yung sodium metabisulfite nating hinalo dyan sa aquarehia na liquid gold. So makikita natin na successful ang ating ginawa. Yan, kung may nasisilip kayong powder sa ibaba, yan. Yan po ay gold na yan, yung powder na yan. So, yung sodium metabisulfite ay binabagsak niya yung powder gold mula po doon sa liquid na aquarehia, yung mixture po ng sodium chloric acid at saka yung nitric acid. So, yung muriatic acid at saka nitric acid. So, ito na po yung resulta niya. Siya ay successful, mga Katrisha Hunter. So, pwede na nating salain yung powder na yan. Yan, nakikita natin na parang pinong-pino na parang buhangin. Yan na po ang gold, mga Katrisha Hunter. So, maliit lang po kasi kunti lang naman yung ating pinrosiso. So, kung medyo marami-rami, marami pala tayong makukuha na gold sa mga plated na mga baso na glass. So, napakasimple lang pong gawin yun, mga ka-treasure hunter, kung pagtsagaan natin. Yan po ay atin ang i-filter upang makita natin ang powder gold kung gaano karami yung isang piraso lang na baso yun na plated, na manipis nga lang yung plated, mga ka-treasure hunter. Paano naman kung malaki, di mas lalong
malaki din ang ating marirecover mula po dun sa mga plated na glass or mga ceramic.